Okay, kasi ni Jobling Galeno. Nagiging masalamuot, no, inimbestigan nito niyang isang kilalang journalist, si Rapid Tulpin Action, na senador na ngayon, o tawagin natin sa kanyang posisyon sa gobyerno, syempre, sa kanyang title or titulo, Senador Rapid Tulpo. So, marami nakakaalam doon sa Rapid Tulpin Action, tinutukan niya yung gantong klaseng kaso. Na totoo lang, yung mga gantong kaso ang gusto kong tutukan kumpara doon sa mga away ng, alam niya na, mga kabit-kabit, mga ano, na nakakaya. At parang proud pa yung mga ibang babae na dolo ko doon sa ganung portion. Pero ayoko na, syempre, yung politics, saka tungkol doon sa gantong klase ng crime o crime beat. Ngayon, ang napapansin natin na itong mga huli na tinutukan ni Rapi Tulpo in Action, si Senador Rapi Tulpo, yung mga nakumpiskang gamit na kinumpirma ng pamilya ni Jobelin Galeno, na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Ang pinagtataka ni Senator Rapi Tulpo, bakit parang alinis ata yung mga nakuha doon, yung buhok sa buto kung totoo man bangkay nandoon. At kinonsulta naman niya ito at hindi siya nagmarunong, di ba? Kinonsulta niya to sa PNP forensic expert na doktora na kinapanayam niya o in interview. Exclusive interview ito sa kanyang programang Rapid Tulpo in Action. Ngayon, ang sabi ng iba, hindi may iwasan na magduda. Hindi kaya merong sangkot dito na makapangyarihang tao o may influensya na parang pinagtatakpan ayon sa mga netizen, saka sa palagay ni Senator Rapi Tulpo na parang may pinagtatakpan daw. Hindi ko sinasabing meron talaga, pero parang pinagtatakpan daw ng investigasyon na nangyayari ngayon na hindi ito ma-solve-solve. Samantalang hindi naman Metro Manila yung Palawan, at madali na makumpirma kung sinong nakasama ni Jovelyn Galeno, at madali naman makilala yung mga tao doon kung tutusin. Hindi siya katulad ng Metro Manila. Eh doon nga, pag gumawa ka ng kalokohan sa probinsya, eh kalat na yan sa buong baryo, di ba? Ngayon, nakapagtaka yung mga nakuhang ebidensya. Wala yung buhok, madali ka agad. Saka yung sabi ni Senador Rapi Tulpo, eh parang malinis yung buto at walang nakadikit na mga laman-laman. Kasi ano lang naman yun, dumaan lang naman ng 1 week o 2 weeks if I'm not mistaken. So dito, hindi may iwasan mag-isip yung mga tao o netizen na nagko-comment sa kanyang programa na baka nga may pinagtatakpan na makapangyarihan tao na pwedeng nagka-interest doon sa kawawang dalagita, no, sa babae, si Jovelyn Galeno. Kasi ganyan din nangyari sa ano, eh para mayroon siya pagkakawig sa eto, hindi nyo malilimot siguro kung batang 90s kayo, the Visconti Massacre case. Nakita nyo naman yung ginawa ni Byong Don, di ba, yung police sa isang ebidensya. Siya yung pumunta doon, balikan natin ng konti. Sinunog niya agad yung ebidensya na dapat hindi niya ginawa. Nawala din yung mga DNA, fingerprint, mga importanteng ebidensya. Kasi pag crime scene, hindi mo dapat susunugin yan. Ipe-present mo sa korte yan, eh. Pre-preserve yan, tatawag siya dapat ng forensic team. SOCO, Scene of the Crime Operative, saka NBI, forensics team. Mas maganda. Pero bakit niya sinunog agad doon, di ba? Ayun yung nangyari sa Visconti Massacre case. Ngayon, eto sa kaya Jovelyn Galeno, nakakita na naman tayo ng parang pagkakahalintulad. Bagamat hindi natin nilalahat ang pulis o sinasabing eto na ngayon totoong nangyayari, sa bawat dumadaan ng linggo, araw, o linggo na, o baka mag-iisang buwan na, hindi pa nakikita o napapatunayan yung bangkay kung kanino ngayon. Yung gamit, sinabi ito ni ng pamilya o kinumpirma na kay Jovelyn Galeno nga. Ngayon parang naliligaw yung investigation, hindi po ba?
Kasi yung dapat may nakita ng mga tissue, mga laman-laman sa buto, buhok, ay pinagtataka niya si Dr. Rapi Tulfo. Kaya pumasok na lang NBI sa eksena at sa investigasyon. Sana, eto, nawawala kasi yung bangkay. Kung hindi pa bangkay ni Jobling Galeno yun, eh mahirap pa ito na sa korte yan kung talagang patay na ba yung tao o nasaan. Kasi kailangan forensic ang magpapatunay diyan kung DNA yon ng biktima at nandun din yung DNA ng mga suspect or suspect, ipapresent sa korte yan. Hanggat hindi nakikita yung DNA evidence, lalo na yung katawan o buto ng kawawang dalaga na si Jovelyn Galeno, eh paano uusad tong kasong to? Mag-proceed nga, hindi naman pala buto niya yun. Magkakaroon ng butas ang kaso. At pangalawa, hindi pa kilala kung sino yung suspect na dapat yun ang una rin, pangalawang matukoy bukod sa ebidensya. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, comment down below. Meron bang o naniniwala ba kayo? Unang tanong na may cover up na nangyayari na ginagawa ang ilang kapulisan sa investigasyon nito. Pangalawa, naniniwala din ba kayo na merong sangkot na mayamang tao sa kasong ito na parang sa Visconti Massacre case na pinagtatakpan, kung totoo man may cover up, pinagtatakpan ng investigasyon? At meron din bang makukuha dito o mauhuli na fall guy o hindi naman talaga yun ang suspect? E para may mapagtakpan na na influential tao katulad sa Visconti Massacre case. Isa ito sa pangkaso ng sikat at controversial ngayon. Katatapos na natin kay Dasera, Christine Dasera, no? Yung case na yun. Pero nasa sigado pa yun at pinagtatalo ng pa kung madidismiss nga ba yung kaso. Inapila pa yun ng abogado ng pamilya ni Christine Dasera. So, dito lang po muna yung vlog. At paki-like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo itong content na to. Maraming salamat.